Hoy mga kapatid, nandito tayo sa Baybayin, no? Ligo muna tayo dito para magpa-relax mga kapatid, no? At kumusta po kayo? At nasa mabuting kalagayan po kayo. At maliligo tayo. Tingnan nyo yung dagat, oh. Ang sarap. Wow. So, dahil inuubo tayo, so maligo muna tayo ng dagat ngayon. Ah, ang sarap dito mga kapatid. Kumusta na po kayong lahat? At nandito tayo sa dagat ngayon mga kapatid, no? Pa-shout out padre si Clyde Gitgano, si Artson de la Cruz Magdugo nanood sa atin. Pero bago ako maliligo mga kapatid sa dagat, maraming nanginhas, no? Nanginhas na sila. Kita ninyo, nanginhas na na. Okay. So, maraming mga aso dito. So, ngayon mga kapatid, kahapon, may ini-exercise ako from Masbate. Grabe mga kapatid, dahil sa series of exorcism natin, manginginig lang siya. Pero sa pangalawang beses na nag-exercise tayo mga kapatid, doon na, no? Nag-unveil na ang demonyo, no? Yung mga demonyo na nasa likod sa pagkulam sa kanya. Yung mga demonyo na nasa likod sa pagbarang sa kanya. Nagsasalita na. Hindi na yung mga magkukulam, kundi yung mga demonyo na nasa katawan niya, no? So yung mga magkukulam mga kapatid, no, ito po yung katotohanan. Yung mga magkukulam nasa likod sa kanila para maging mabisa yung curses nila ay mga demonyo po. Okay. Kapag lalapit po kayo sa mga mangkukulam, dong, ato cellphone ako ba? Kapag malapit kayo sa mga mangkukulam, ang Diyos ay magagalit sa atin. Mas mabuti na basahin natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, dong, para may basihan tayo, no? So, mag-quote lang tayo ng mga talata sa banal na kasulatan. Okay? Para may basis tayo. Sabi dito, nung unang panahon mga kapatid, yung mga mangkukulam, yung mga mangbabarang ay papatayin yan. No? Sabi dito sa Exodus chapter 22 verse 18, patayin ninyo ang mga mangkukulam. No? Tingnan nyo, patayin ninyo ang mga mangkukulam. Na mababasa yan sa Biblia, no? Ano? Papatayin yung mga mangkukulam. Nung dahil ang nasa likod nila ay mga demonyo. Oh. Basahin natin ibang mga talata dito sa Leviticus chapter 19 verse 26. Oh, ito ang nakasulat mga kapatid. Huwag kayong kakain ng karning may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginagawa ng mga manghuhula. Hoy, kasali para dito. Oh, hello. Mayong okay la. Sino man ka? Oh. Koan, Dolores. Musam ka. Nice. Lagi. Binajini mo dumalo. Lagi. Namin ni Ate Koan, Ate Edel. Nag-walking ka? Padong ko, pareta, way tingog. Padong ko maligo, nag-live sa ko kadali. Hello. Hi, si Koan. Si Ate Malo. Ate Nay. Si Sir Edmar from Pantukan. Pantukan. Yes. Oho, natoro mo Pantukan. Namin mo barkada si. Who is your father idol? Asa maron?
Tuwa sa pantuka. Picture, sige, picture. As in, I don't do that. Picture the body. Yes, okay. Yeah, picture. Yeah. All right, dito mo. Muli may gawat, gabi ay minabot pa doon. Balik kapod mo dito. Balik, masa mo may kasama na dito. Paningot na ka. Gani, gani. Masa mo't ka taslim. Dito mo sa balay. Oo, oh, dito po. Blessing dito. Amot ka dito? Amot ka sa kinatumiyan pa doon. Wow, kadag hapon na? Ah, wala karo, basa na lang rin sa patuka. Ano dito? Ah, wow. Healthy. Masa mo yan, kasi benzo ba? Ha, basa kin, idol lang dito. Isen. Idol, dito ka kaniya. Sige mo, greet ko be. Video. Vince. Sige. Vince. Ah! Yes. Ano? Idol siya. Sino may edad niya? Paan? 25. Wow. Ay, matanon pa. Sige. Sige. Hello, Vince. Mayong adlaw. Parayon sa Kadasig. Aron daghan ang Makabi. God bless. Thank you, Father. Yeah, paningot na sila, oh. Gani. Oh, nag-live ako. Yeah, nagtabi-tabi. Kinaghag-iro. Kano saan magamato sa mga, Father? In God's time. Masa matur ko po, hon. Kaya nag-requesto si Ati Malo. Gani. Sige. Basig ogos po, hon. Sige po. Pero doon na sa Tagum. Ay, layo sa Tagum ka din mga 1 hour po. 1 hour? Mm. Ay, doon ra. Sige akong pa-request ang pantukan dahi. Okay. Papila ko. Son, sa ugos, ipapila ng pantukan, Davao. Diba? Pantukan ba? Kati malo, dumaluan. Nakalipat, hindi ko, ato hindi mag-ugos. Oh, parang, mato. Pantukan, bro. Mamalo, Dolores. Sige. Kisa may pare dito. Ah, si Ati Malo, lay mong kutakon. Sige. Sige, among inon. May ina sa Timalo. Sige. Oh, ina sa Timalo. Sige, Father. Araw ko tabagan. Sige, pag-enjoy mo sa inyong... Bye-bye. Bye, Father. Sige. Bye-bye. Cool kayo lang, mga ni. I-regas kong Mamalo. Camping. So, na nag-walking diri mga igsoon. Sister-in-law ni Mamalo. So, malinaw, ha? Na bawal talaga ang pupunta sa mga magkukulam. At kahapon, in-special ko itong galing sa Masbati, mga kapatid. Sinabihan ko siya na isolim kita kahapon sa umaga. Tatlo po yung sinusolim natin, pero itong una, i-share ko sa inyo from Masbati po. At matagal na po, lahat ng mga marami niyang mga sakit, hindi man diagnose ng doktor. Kahapon, ina-unveil ng demonyo dahil yung mga family members nila ay sunod-sunod na nagkamatay. Sunod-sunod talaga. At na ano na sila, nabahala na sila. At nung in-exercise ko siya, kahapon ng umaga, sabi ng demonyo, Darwin, patay na siya sana ngayon. Last December pa yung tanning ko sa kanya. Bakit hindi ko siya mapatay? Ang grami ko ng curses na dinagay sa kanyang katawan. No? Sabi ng mga demonyo sa kanyang katawan. Grabe, no? Kaya pala, sa banal na kasulatan, hindi dapat tayo lalapit sa mga mangkukulam. Mga kapatid na nakinig ngayon, huwag kayong lalapit sa mga manghuhula. Yan po. Panghatag o Bible, Father. So meron tayong Bible. Kapag pupunta ka sa, pupunta ka doon sa office natin, bibigyan kita ng Bible. Oh. So anong sabi dito? Huwag kayong kakain ng anumang, dito. Huwag kayong, kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. So, dalawa po. Pati ng manghuhula ay hindi dapat natin lapitin. Pero tayong mga Pilipino, parang nakasanayan na natin, di ba? Nalalapit tayo sa mga albularyo. Lalapit tayo sa mga manghuhula. Mga medium. Mga magician.
sa mga palm readers, bawal po yun. Nakasulat po yun sa banal na kasulatan. Amen? Oh, patuloy tayo mga kapatid. Ay, nawala yung nawala yung ano natin. Ito, patuloy tayo. Oh, ito. Ang isang lalaki rin naman, o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. So, nung una ay papatayin talaga yung mga mangkukulam sa Old Testament. Pero hindi naman tayo papatay ngayon, no? So, anong gagawin natin? Papatayin natin ang paglapit. So, ano yung papatayin? Hindi na natin lalapitan yung mga albularyo, yung mga mangkukulam, mga kapatid. Okay? Malinaw ba yan, mga kapatid? So, yan. Biblically, so balik tayo sa experience natin ka hapon ng umaga. So, sabi ng demonyo, kami ang nagpatay sa kanya. Sa kanyang ama, sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga tiyuhin. Dahil yung mga sakit ng kanyang mga tiyuhin, yung sakit ng kanyang mama, walang findings, walang diagnose ng mga doktor. At itong biktimang ito na sinapian ng mga demonyo, mga kapatid. Yung mga demonyo ay nagsasalita na may taning na yung buhay niya hanggang December lang. At nadismaya yung mga demonyo, sabi nila, nadismaya po kami. Dahil hanggang December lang, pero hindi tumalab yung curses namin. No? Dahil mabait siya. No, yun. Dahil lagi siyang nagdadasal. At merong nagprotekta sa kanya. At yung nagprotekta sa kanya, isang babae na may belo. Sino ba yon? Isang babae na may belo. Walang iba si Mama Mary po. Dahil itong biktimang ito na sinapian ng mga demonyo at biktima ng mga kulam at curses, no, mga kapatid, ay manasalin sa mahal na Birhen Maria. No? Grabe, no? Yung kapangyarihan ng ating mahal na ina ay hindi basta-basta, mga kapatid. At sana mag-enjoy po tayo how to protect ourselves. Let us increase our devotion to Mama Mary, mga kapatid. Okay? Huwag kayong matulog without praying the Holy Rosary po. Dahil yung revelation ng mga demonyo, hindi namin siya mapatay. Dahil merong babae, isang babae, no, na nagsuot ng belo. Walang iba si Mama Mary, no? Lagi siyang nagsasamba kahit grabe, yung katawan niya ay walang, sabi ng pasyente natin, hindi niya, sana kung papayag siya, ma-interview natin. Okay? Sa sunod na mga araw, mas mabuti na ma-interview natin dahil siya na talaga ang mag-share sa kanyang mga experiences, mga kapatid. Malaking tulong po yun, mga kapatid. Okay? So, 2 minutes lang. Sabi ng mga demonyo, Darwin, tigilan mo na kami sa pag-pray ng prayer ng simbahan. Hindi ka ba naaawa sa amin, Darwin? No? Hindi ka ba naaawa sa amin, Darwin? Sabi ng mga demonyo, hindi ka ba naaawa sa amin, Darwin? Nasaktan na kami ng lubusan. Darwin, itigil mo na yung prayer ng na iyan, no? So yung prayer of exorcism, mga kapatid, yung prayer of deliverance, mga kapatid, malaking tulong. At sinabihan ko siya, tinanong ko siya, dahil hindi pa siya completely liberated, mga kapatid, pero sabi niya, Father, marami na akong nilapitan ng mga albularyo, marami na akong napuntahan ng mga doktor, pero walang findings yung ano ko. Isa siyang guro, mga kapatid. Isa siyang guro, mga kapatid. At ang raming nilapitan niya pero walang finding sa
medical doctor dahil hindi naman natural yung karamdaman niya. At nung dinilibrance natin siya, grabe, nag-react talaga. No? At yan lang sa muna mga kapatid, binibigyan pa natin ng series of exorcism and deliverance yung babaeng ito, isang guro. At siguro, kung papayag siya, ma-interview natin personal dahil siya na ang mag-share sa inyo sa improvement niya. Sabi niya, 8% na from 10, the highest is 10, 8% na po yung improvement sa kanyang kalagayan ngayon. So, tayo po ay natutuwa mga kapatid, no? Dahil po yan sa Panginoon, wala po tayong dapat ipagmalaki. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen.